Good day guys, welcome back sa ating farm again. This is Nortonio. Okay, so kanina may ginawa na tayo. Nagtanim tayo kanina ng mga takunan duwar. Yan, kung makikita nyo yan yung wait. Yan, kung makikita nyo yung yan ang takunan duwar. So pinapakita ko na yung last video no. So nagtanim tayo kanina ng 12 seedlings. So ipapakita ko sa inyo ngayon yung ginawa namin. Okay, so 3, 2, 1, go! Kung saan tayo? Resurrect. Okay, so yan ang seedling natin na katakunan dwarf. Ini natin ang ating remix na fertilizer. So ang mixture nito is common salt and ammonium sulfate. So pang start lang no, pang boost sa kanya. Kapang para pagtutubo yung ugat ng takunan pababa, mas solid yung foundation mo. Magtatanim tayo doon. Diyan kung saan tayo umakyat last video, diyan tayo magtatanim. Brown tayo kasi yung tsera kay pangupang no? Niligordo gayot yan po tri dito na tayo nagtatanim ngayon kasi dun sa patag puno na. Ito na lang yung lugar na naiwan na bakante pa pero malaki pa to yung papakyat. So, malilinis pa yan sa maliit na patag dyan dito tapos dun sa kabila naman kabilang kanal. Yan malilinis pa yan, medyo masukal pa sa ngayon. Basta na. Malapit na tayong matapos. Konti na lang. Kung ngayon tatanim tayo ng or nakatanim tayo ng 12 na takunan. Yan, kung nakikita nyo yan yung first na mga tinanim natin. Ito, hindi natin alam kung anong breed yan, pero dwarf din yan. Kasi yung mga mother, ang mother tree nyan is namunga na nung maliit pa. Ito mga takunan na yan. Yan, takunan. Doon din sa baba, takunan. Yan, ito dito. So lahat yan, akyat, papunta doon. Pag malinis na yan, takunan din yan lahat. Okay, so yun ang ginawa namin kanina, no? Nagtanim na kami ng takunan para siyempre at least slowly nauubos na yung mga seedlings doon kasi nga ang kinakatakutan natin ay yung pag magkaroon ng mahabang tagtuyot at hindi natin sila matanim. So at least for now, habang umuulan pa, at least kakalat na yung roots niya sa baba. And pag darating man ang tagtuyot, hindi lang sila ganun kasensitive. Kailangan naman pa natin buhusan ng tubig pero at least or diligan pero at least medyo matibay-tibay na sila.
Okay. So hopefully hindi mangyari 'yon, but maganda na yung may preemptive measures tayo, yung nag-iisip na tayo ng advance. Okay, so ngayon naman ay pupunta tayo sa ating mga lansones, i-inspect natin, no? Kasi yung iba nagyayelo na. Meron yung marami-rami tayong lansones dito. So from here, dito sa baba, yun, meron dun. Lahat ito papunta dun sa taas. Dun. Maraming mga lansones dito. So hindi ko namin ibilang yung puno, no? Basta marami. Yan. So may mga puno na tulad nito, konti lang yung bunga. Alam kung nakikita nyo. So, ikanap tayo ng klaro. Ayan. Ayan. Meron mga ganyan na hindi masyadong namunga. Inibunga siya pero konti lang. Ito medyo konti lang. Pero meron naman sobrang dami. O hindi naman sobrang dami, marami-rami. Ayan. Ayan ito. Ayan. Meron ko konti. Ilan. Ayan. So yun ang ano, ito. Tingnan nyo. Yan ang sinasabi ko. May mga ganyan na maraming bunga. Tingnan nyo, late-late na ng puno na to. But, napakaraming bunga. Oh, diba? So, yun nga, sabi ko kanina, nag-yellow na. Hanapan na natin to ng buyer. Kasi lang wala pa akong masyadong experience na sa ganito. But hopefully, kakanap na ng buyer kasi medyo in demand pa ang mga lansones ngayon. I think ilang weeks pa ay ma-harvest na natin ito. Yan, yun yan. Marami. Marami pa tayong mga puno dito. No? I think this is more than 100 siguro. Ibibilangin-bilangin lang natin. Yan nyo, punta dun sa taas. Lansones. These are very old trees na, no? Sipin nyo yung tataas na. So, noon pa to. Meron dito seedlings. Pa, naging kanya na. Meron, tinanim talaga. Kaya ayan, nagkalat na sila. Ito, yun, punong-puno din yan. So, ang ginagawa natin yun ay inspection natin. Tingnan natin kung meron ang ready for harvest. So, kanina meron na kaming inuha na ilan. At yun, kain na namin kasi ilan lang nga. But I think mga ilang weeks pa to. Siguro 1 to 2 weeks. Ma-harvest na natin. So, this is the edge of our property dito parte. No? Hanggang dito lamang yung property natin. This line here. Yan. Punta doon. Yan lang ang property natin. Diretso doon pataas. Kita nyo, meron pa dyan, no? Yan. Starting to ripen. Yan. So, based na nakikita natin, no, hindi pa nga talaga siya ma-harvest. Sa ngayon ang maramihan, siguro may makukuha pero ilan lang yung pangkain lang punan. Hopefully by the next few weeks makabili na tayo, makaka-harvest na tayo at makakabit pa. Pambawi naman sa capital natin dito. So dito tayo medyo sinuwerte ngayon, no? Sa dami ng lansones natin. Hopefully, mabenta natin ang nasa presyo pa. Kasi nga, yun. At least naman, ayos-ayos yung maganda-ganda naman yung income. Hindi parati outcome. Hindi parati expenses. Pero may income din. Ganda ng ano niya.
di na siya na, di na nahulog yung mga bunga niya kasi kumpak na kumpak, dikit-dikit. Yan. Tignan nyo naman, mabababa lang. Mabababa lang. Yan, medyo green-green pa nga siya pa nag-restart ng huminog. Punta sa taas. Medyo marami-rami rin yung bunga niya dito. Okay, so we're happy, at least. Now, yung nung namumulaklak pa lang ito, pinagdadasal natin na hindi, sana hindi mahulog. Yan, yan. After few months, yan na sila. Okay, so yun lang po, no? Medyo pinagpawisan tayo sa pag-ikot-ikot na, sa ating farm. So, hopefully, nag-enjoy kayo sa pagsama sa pag-inspect ng ating mga puno and pagtingin-tingin ng kondisyon ng area natin. So, yun lang. Siguro for this day. Hopefully, you like this video. Kung nagustuhan nyo ng video nito, please press that like button and subscribe kasi napakalaking tulong po niyan sa atin. Okay, so thank you so much. Again, this is North Tonyo. Bye-bye!